Now, let's answer question from one of our followers at mini-message niya ito. Sad to say, matagal na itong message na to, July 30 pa nitong taon na to. Pero anyway, sagutan natin ang tatlong ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong pumunta sa mismong files ng grupong ito para direkta nyong ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, anong meron dito? Mga figures ulit. Kapag mga ganito, yung abstract reasoning test, isa lang naman ang hanapin natin. Pattern. And by the way, napakarami na nating na-upload ng mga abstract. Kung gusto niyong mapanood yung iba, pwede niyo namang i-search, sulat niyo abstract. Tapos idugtong yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Or kung meron na tayong baka, meron na tayong na-upload na hinahanap nyo, katulad nung yung may mga wheels, pwede nyo isulat yung wheels, tapos abstract, at idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Anyway, ang instruction dito, from options A, B, C, D, itong apat na ito, alin daw dyan ang pwede nating isunod dito sa mga given? Sa actual na exam, merong time limit. Mas magandang unahin mong tingnan yung mga choices. Sa choices, napansin nyo, ito ay pareho lang. So therefore, ignore mo yan. Huwag mo na siyang tingnan. Unless kung kailangan mo lang siyang iparis dito. Ngayon, parehong mga circles yung nasa right side. At mga circles din ang nandito sa given. Kapag mga ganyan, i-consider natin yung number of figures or number of circles dito. Or kung shaded ba or unshaded, or pwede ring alternate. Now, dito, obvious yung alternate. Unahin natin na itong tatlong circle na to ay alternate. So, therefore, itong alternate na to, kung ilan yan, 7 circles. Dapat sana, ang in-expect natin dito ay 7 na shaded na circles. Kaso lang sa choices, walang 7 na circle. Now, i-consider natin yung alternate na shaded. Shaded, unshaded. So therefore, nag-expect tayo dito sa next natin na dapat shaded. Sa choices, isa lang naman ang shaded na circle dyan. At ito yung pangatlo. So therefore, malaking posibilidad na yan na yung tamang sagot. Another way, pareho silang shaded. Parehong unshaded. So therefore, ang pares dito ay shaded. Kaya ito yung sagot natin, itong letter C. And by the way, lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin siya sinagutan. Now, dito na tayo sa pangalawa. Ano kayang meron dito? Again, sa actual na exam, may time limit. Mas magandang tingnan mo yung choices para doon ka lang mag-focus kung saang pattern ba ang hanapin mo. Sa choices, anong pareha dito? Parihong merong triangle sa taas. Ito namang triangle sa baba, pareho yan lahat. So ngayon, doon tayo mag-focus sa nasa gitna. Pansinin nyo, itong triangle na ito, ang kasunod niya ay square. Bago yung shaded na circle. Next. Ang triangle na ito, ang kasunod niya ay square. Bago yung shaded na circle. Again, ang triangle na ito, ang kasunod niya ay square. Bago yung shaded na circle.
uubusin pa ba natin ang oras para tingnan yung pangapat at panglima kung dito pa lang sa 1, 2, 3 natin ay obvious na kung anong sunod dito sa ating triangle, dapat yung square bago yung shaded na circle. So, dapat merong ganito. Therefore, itong letter C na to, eliminate na natin yan siya. So, focus tayo sa tatlo. Itong A, B, D. Tingnan nyo yung nasa gitna. Pansinin agad. Pareho yung triangle. Pareho silang square. So, therefore, ang hanapin mo yung pareho dito. Pero, i-consider mo yung kung unshaded ba or shaded. Kasi sa choices, meron tayong dalawang ganyan. Itong letter B at itong letter D. So, obvious na out na natin itong letter A. So, ang choices na lang nating natitira ay itong si letter B at letter D. Obviously, alternate yan sila. Shaded, unshaded. Shaded, unshaded. Shaded, therefore, unshaded ang hinahanap natin. So, ang tamang sagot dito ay itong letter D. Now, kung nag-gets nyo na kung paano sagutan yung mga abstract reasoning test, kung paano nga ba hanapin yung pattern, yung paraan para mahanap natin yung tamang sagot or yung kasunod sa mismong sequence sa given. Ngayon, i-post nyo muna ang video, try nyo muna ang sagutan ito at abangan sa next na video kung ano ang tamang sagot nito. Thank you and God bless.